What's up mga ka-Big Bites? China, kinakabahan na daw kay Scottie Thompson. Pero bago ka sana magpatuloy sa panunood ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ngayong October 4, sa ganap na alas 8 ng gabi, gaganapin ang semi-finals match-up sa pagitan ng Gilas Pilipinas at China. Marami nga ang nag-aabang sa laban na ito. Dahil sobrang init talaga ang rivalry sa pagitan ng dalawang team. Kung matatandaan nyo pa, tinalo ng Gilas Pilipinas ang China sa FIBA World Cup, at ito nga ang kauna-unahang panalo nila sa tournament na yun. Kaya gusto daw makabawi ng China mula sa pagkatalo na yan. Kung noong FIBA ay nanalo ang Pilipinas sa home court natin, ibang-iba naman ngayon dahil home court advantage ng China, at may mga nagsasabi na sold out na daw talaga ang mga tickets, dahil sa daming mga fans ang gustong manood. Samantala, handa na nga daw ang Gilas na makalaban ang powerhouse team na China, at alam nilang hindi magiging madaling laban ito, lalo pat home court advantage nila at siguradong pabor sa kanila ang tawag ng mga referee. Pero ang China naman, mukhang medyo kinakabahan na nga daw. Dahil nangangamba sila sa posibleng pag-init ng kamay ng mga Gilas players, dahil alam nilang kayang-kaya daw ng Gilas na magpaulan mula sa tres. Pinangangambahan nga rin daw nila ang naturalized player na si Justin Brownlee, at alam nila ang kalidad niya bilang isang player, hindi nga daw basta-basta lang na player si JB at alam nilang sobrang magaling talaga ito. Pero ang isa rin daw sa inaasahan nilang magpapahirap sa kanila, ay walang iba kundi itong si Scottie Thompson. Alam daw nila kung anong klaseng player si Scottie, at kung gaano kagrabe ang mga hustle plays nito. Kaya naman naghahanda na daw talaga ng husto ang China, at naniniwala sila na wala silang masyadong advantage kontra sa Gilas, dahil pareho silang napagod sa mga naging laban nila, dahil parehong team ang kalalaro lang kahapon. Sobrang exciting talaga ang laban na ito, at ang mananalo nga dito ay makakapasok na sa finals, at makakalaban ang mananalo sa labanan ng Chinese Taipei kontra sa Jordan, sure ng gold o silver kapag nangyari ito. Pero ang matatalo naman sa laban ng Gilas at China, ay kakalabanin ang matatalo sa laban ng kabilang bracket, at ang magiging laban nga na ito ay bronze medal match, kaya sobrang kailangan manalo ng Gilas kontra sa China, kung gusto nilang umabante sa finals. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panunood mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.